So naglabas itong si Model sa Manila. Yan, yan, yan. Dilat na yan. Nang video ko na chap-chap. Sinap-chap eh. Ewan ko kung saan niya nakuha yun. Keso minura ko daw. Bla bla bla. Ito, ito yung mga taga Maynila. Pero chap-chap, sabihin inati-hati nila. Sino man yung naghati-hati noon, ewan ko kung sino mga clickbait. Ewan ko si Model sa Manila at bigla na lang siyang naniwala. Ampaw na nga, gullible pa. Tapos, nung ginugil ko yung channel niya, kaya naman pala, pag topic niya ako, talagang umaabot ng 5 figures ang views niya. Actually, in fairness naman ha, pag topic niya si Isko, umaabot din ng 5 figures. So pag topic niya si Isko at saka topic niya si Banat Bike, 5 figures ang kanyang viewers. Pero pag yung topic niya, yung sarili niyang analysisation, mapapakamot na lang sa ulo. Kaya no wonder, ang hilig ako i-topic nito. Tapos nagpapaniwala na siya dun sa chinap-chap na video ko. Tapos ito namang si Konsihal, isa pang gullible, naniwala din dun sa chap-chap na video. Sabi ko, daig nyo pa pala ang mainstream media. Ang hiling nyo sa chap-chap ng video. Nagsabi si Mayor Sara na huwag nyo kaming idama, ay may sarili ako. Sabi ni Mayor Sara. After nyan, nag-usap sila. After ng pag-uusap nila, may declaration si Pangulong Duterte. Malinaw ang takbo. Tuloy. Kung tatakbong presidente ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte na sinunda ng pahayag ni Mayor Sara na huwag daw siyang idama. O, sinunda ng pahayag, okay? Issue, kung tatakbo ang ama o hindi, nagsalita si Presidential Spokesman Harry Roque. As of 5:46 kahapon po ng hapon. Nilinaw yan, as of 5:46. Ibig sabihin po, bakit niya ginanyan? Ibig sabihin, latest. Yan ang pinaka-latest. Ito po ang huling mensahe ng presidente tungkol sa issue ng politika. Okay. Things are clear now. I will run as vice president. After nila mag-usap dito ha, ng kanyang anak, things are clear now. Ako ho, bumabase lamang sa binabalita. There's the statement was the basis for the president to conclude that things are clear now, that he can run for vice president because I think his perception is that Mayor Sara Duterte will not run for elections. Delicadeza dictates that only one Duterte will run. So since only one Duterte will run and in his perception, the Mayor Sara will not run, then he can run for vice president. But alam nyo, nothing is final, no, until October. Ngayon, kahit anong gusto natin, sila pa rin po ang huling magdidesisyon. Ako, eto aminado ako, hindi ko ganong kakilala si Mayor Sara Duterte. Pero ang sigurado ako, ayaw na ayaw niya yung nire-representa siya. Uy, alam mo ba sabi ni Mayor Sara? Alam mo ba yun? Sabi ni Mayor Sara. Ayaw niya yan. Sabi ko sa iyo, ang dami ng sinuplak niyan. Kaya kung ako, ay, never ko talaga sasabihin yan. Pag ikaw, kinausap mo si Mayor Sara, kung ano yung talagang totoong pinag-usapan nyo, manindigan ka doon. Bakit? Ganun siya eh. Ayaw niya ng trapo, ayaw niya nung yung tinatago, ayaw niya ng hindi honest. Doon pala, makikita mo na kung anong klaseng politiko yung mga ganun eh. At least si Mayor Sara, totoo ako. Eh, pinag-usapan kami, bakit? Tulad ng sinabi ko noon, ano man ang magiging desisyon nila, susuportahan ko. Nagkakausap naman kami ni Mayor Sara. So sinabi ni Mayor Sara, wala silang bangayan ni Senator Go. Sinabi rin ni Senator Go, nag-uusap naman sila ni Mayor Sara. So pinagbabangayan sila. Yung totoo, sino yung pinagbabangayan sila? Yung mga ampaw na vlogger. So malinaw ha, si Senator, sinabi niya wala silang bangayan. Sinabi ni Mayor Sara, wala silang bangayan. Sino ngayon na nagsasabi? Yung mga sources ng mga ampaw. Sara Bongbong tandem in 2022, a marriage made in heaven. Kanina lang din yan. Kasabay nung sinabi na tatakbo si Pangulong Duterteng Vice President. At nilabas naman ito, Sara Bongbong tandem in 2022. So first realization, para sa mga kapatid natin na naniniwala pa na ang tandem ay BBM Sara Duterte, magpaliwanag ho kayo kay Senator Aimee, hindi ho sa akin ha? Okay, magpaliwanag ko kayo sa kanya, hindi ko sa akin. Kasi ang dami nagpapalabas pa niyan eh. Hindi. Bongbong Sara Duterte kami. BBM Sara Duterte. Yan ang talagang final na mangyayari. Paglalaban namin yan, BBM Sara Duterte. Hindi na po akong sasagot sa inyo. Ha? Kung presidente sana yung tatakbo ni Bongbong, eh di Bongbong Sara. Hindi ako yan, di ako nagsabi niyan. Malinaw yan ha. Baka meron na naman kayo ibang source. Yung source nila mas malupit pa kay Senator Aimee. Okay, magbulag-bulagan na lang talaga kayo. Eto, bibigyan ko kayo ni Eksena ha. Bibigyan ko kayo ni Eksena para malinaw. Sino ang nagsabing Sara BBM? Si Mayor Sara Duterte ba o ang Marcoses? Sagot! Kayo na sumagot! Si Mayor Sara ba o si Madam Aimee Marcos? Kayo na ang sumagot.
Ito bang Dolomite? Ah. Alam mo, marami nagre-reklamo dyan. Ginagawa na nga ni Sekretary Suimato ang lahat para mapaganda yung tingnan mo ngayon ng ano, Boracay. Noon, maraming mga magagandang babae na naliligyo doon. Nung pinagandaan ko, mas lalong pinakamagandang lahat ng babae buong mundo. Nakupo. Nandiyan na. Ayaw mo pa yan? Sabi nga ba, ito si Duterte, babae ba yun? Hindi, no? What is beautiful is beautiful, period. Ah. Dolomite is beautiful to the eyes, period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. Ay, boom! You had your chance, actually. Sabi niya, sa mandaling salita, huwag na kayong madaldal. Huwag kayong ngaw-ngaw na ngaw-ngaw dyan sa Dolomite. Bakit? Hindi niyo naman kinayang ayusin yan eh. Daldal kayo ng daldal. Alam mo, ito, simpleng banat lang ni Pangulong Duterte, di ba yung sa mga nagsasalita tungkol sa Dolomite? Kinaya niyo mang ayusin yan, dinisin yan? Kung hindi, shut up! Ganun na. Alam mo kasi nga, di ba, naalala ninyo na itong sa Manila Bay na yan, eh yan ho ay matagal nang kautusan ng Supreme Court na linisin. Kasi ganito ho yan ha, lagi ho niyong tatandaan. The Supreme Court, sila yung nagdidesisyon. Parang may grupong nagkaso or something na tungkol dyan na dapat linisin na. Nagkaso sila, blah blah blah, sinabi ng Supreme Court, inutos niya na sa executive branch. Ibig sabihin, sa branch na kung saan nandun yung presidente. Sa mga nakaraang pang presidente, inutos niya na. Walang nakagawa. Si Pangulong Duterte lang. To Secretary Duque, tagal ka nang kilala ni Pangulo. Alam naman natin, alam ni Pangulo, isa kang tapat sa iyong tungkulin. Kaya nga po, ikaw ang kanyang pinili. Alam natin, nakapagserbisyo ka na rin sa dati sa ibang administrasyon bilang health secretary. At tatay mo rin po, naging health secretary. At imbis na mag-retire ka na lang sana, wala masyadong pressure na, inanyayahan ka magsilbi sa bayan muli ni Pangulong Duterte. Nagpapasalamat kami. Alam mo, habang sinasabi ni Senator Bongo ito, kung ako si Duque, medyo, oh no, oh no. Doon saan ang sinabi na ni Pangulong Duterteng pag ikaw nag-submit ng resignation letter mo, tatanggapin ko. Dapat to medyo nakaamoy na ho kayo doon, Secretary Duque. Iba na ho ito, boss. Iba na ho ito. Pagpasensya nyo na, nilinis naman ho kayo na mahusay. Wala kayong ninakaw sa gobyerno. Maayos ang pamamalakan ninyo. Pero ang problema, sobrang sagad to the bones na nadadamay si Pangulong Duterte. Kilala natin si Pangulong Duterte. Yan, ipaglalaban ka niyan hanggang dulo. Talagang pinrotektahan ka niyan. Sinabi niyang wala kang bahid ng kahit nakapirasong korupsyon. Pero Secretary Duque, maybe it's time. I would just like to be clarified. Did Senator Go just ask Secretary Duque to resign? Tingnan mo ito ha. Dito ako naiinis. Sobra ako naiinis dito. Etong si Ping Lacson, talagang aanuhin pa eh. Did just Senator Go ask Duque to resign? Parang may issue. Sabi ko nga, sandali. Eh kayo nga noon eh. Ilang kayo nagpapa-resign kay Duque? Ngayon, ito lang sinasabi ni Senator Bongo. He was not even saying directly to Duque na mag-resign. Sabi niya is, this is just a suggestion. Isipin mo to ha. Kasi, eto, wag na tayo maggaguhan. If Senator Bongo wants Duque to resign na talaga ngayon na din at talaga, hindi niya idadaan yan dyan. Even if it's a sign, sabihin, it's somehow medyo maging sensitive ka na, sinasabi niya kay Duque, may respeto pa rin siya. Eto namang si Ping Lacson, di ba isipin mo ha? Parang dinidiin niya, oh, sinabihan mo ba talaga? Ha? Nakalimutan mo na ba ito? Ayan, 14 kayo nagsasabing mag-resign na si Duque? Ayan, yung pangalan mo, oh, ayan, nandiyan yung pangalan ninyo. Oh. Lahat kayo nagpapa-resign kay Duque noon. Tapos gagawin mong issue ngayon porkit si Senator Bongo. Okay ka lang? Hindi, Lacson, okay ka lang? Of our agency action plan on the recommendations. Yun lang naman po, we want to clear everything. So if the time comes when I need to resign, I will. I mean, there's no problem with me, Mr. Chairman. So what is important is we clear yan. All of these fights. Secretary Duque, this time you're correct. Tama naman yung sagot niya. Ang sagot niya, i-clear ko lang muna lahat. Kasi pag iniwan na natin to, tama siya dyan eh. Pag iniwan niya ng nakahanging to, even if sabi ni Presidente, eh hindi ako korap. Paglalaroan ako ng oposisyon. I think, Secretary Duque, that's correct. So for that, I'll palakpak you, ha? I clap my hands in the air up there. Papalakpakan kita dahil tama yung sagot mo. Tapos pagka nalinis mo na, it's time for you to leave the post. Okay? Palakpakan. You know why? Because Senator Bongo is such a humble and a very convincing factor here. You know Bob? Sa Cavite, di ba tumataas nga ho daw yung cases sa Cavite, di ba? Ang sinasabi ngayon ng itong governor na si Remulla, actually, nagtatakas.
nagtataka lang ako. Alam naman ho natin na talagang kulang naman talaga ho ang supply. Supply sa lahat, hindi lang ho particular sa Cavite. Sabi ko nga eh, ano ba ito? Nagre-reklamo yung taga, ito yung governor ng Cavite. Is this out of politics? O dahil talaga nagre-reklamo siya para sa kanilang lugar? Kasi kung iisipin mo, di maganda, nasisihin mo na kagad yung gobyerno. Dahil remember, it's a national government which is ang concern. Eh sa tingin ko naman, national, ibig sabihin, dapat lahat bigyan ng pantay-pantay na ayon sa pangangailangan ng kanilang lugar. Eh parang siya lang ata nagreklamo. Governor Remulla, bikini man, huwag ka na lang magreklamo siguro. Siguro maganda, makatulong ka na lang. Kasi yung reklamo mo, sir, wala naman yung mangyayari dyan eh. Baka sabihin niya, oh, kaya nga kami nabigyan kasi nagreklamo. Hindi ho, kahit hindi ho kayo magreklamo, bibigyan pa rin ho kayo. Hindi naman ho ganyan. Never ho naging ganyan ng pangulo natin na pagkakalaban sa politika, kakawawain. I don't think the president is not like that. Ever. Sa wakas, natanggap na ng mga doktor sa Diosdado Macapagal Hospital sa Pampanga ang kanilang Special Risk Allowance o SRA. Kabilang sila sa nasa 20,000 health worker na nabigyan ng SRA matapos i-release ng DBM ang 311 million pesos na pondo. Ayun, palakpakan! Finally, naibigay na rin. Alam nyo kung bakit? Kasi, ba sinabi ni Pangulong Duterte, I'm giving you 10 days. Ibigay nyo yan, ngunit gangatain nyo yan. Dagdag na lang yung gangatain, ha? Alam ko sinabi si Pangulong Duterte ganun. Ang sinabi lang niya, I'm giving you 10 days. Ipamigay niyo yan. Kami, madam ha, kayong mga doktor, sabi ko sa inyo, ay nako, sobrang hanga ako sa inyo, mga doktor. Kung hindi kayo nandyan, paano na bayan natin? Sa totoo lang, pag ako ho, nagkaroon ng anak, kung sakali lang ho, hindi ko ho pagdodoktor. Hindi kasi kawawa naman mga doktor, promise. Naawa talaga ako sa mga doktor. Kasi alam mo yung mga doktor na yan, sabi nga nila, di ba, pag ikaw ay doktor na, grabe ho, isipin mo, papasok ka sa mga may mga, hindi mo alam kung may Delta variant yung mga makakasalamuha mo, di ba? Pag nilagay mo yan dyan, isipin mo, nagtatrabaho sila, tas uuwi sila sa kanilang pamilya. Yung iba nga dyan, minsan hindi na umuwi muna eh.